Samahan nyo nga kami ngayong araw na to. Araw-araw ko na nga sinasanay si Raisen mag-scratch. Siyempre, dito lang sa scratching board, hindi sa mga upuan ha. Dahil hirap na akong gupitan yung kuko niya, ay talaga naman pinapa-nail file ko na lang dito. Hindi naman talaga mag-scratch yan kung walang treats. Pero kung aaraw-arawin nyo, ay masasanay talaga yung mag-scratch. Good neighbors nga pala ng Pet Village ang gamit kong treats. At siyempre, bibigyan natin itong nanonood dahil hindi naman ito marunong. Diyos ko, day. Nag-aabang lang talaga siya ng treats. Malapit na nga mag 1 year old to si Rain. Kaya siguro yung muyog na ito ay magiging hit na. At tingnan nyo naman kung gaano ka-sweet to si Raisin. Antok na si Sensen? Antok na. Good boy. Mami? Where's mommy? Huh? Where's mommy? Ay, kikis pala si mommy. Good boy. Umigawa ka nito. Makamulit ka. Kiss mommy? Good boy. Good boy. Ano ba na ito? Chigis mo dito si Rain. Kinabukasan nga nagparinis si nanay ng bahay. Tapos nakita nga ni nanay itong sasakyan na to. Sabi ay picturean ko daw sila Raisin. Ito nga palang sasakyan na ito ay bigay sa amin ni tatay nung 2 years old kami or 3 years old ng mga pinsan ko. Ganyan kami spoil din ni tatay. Kaya tatay, miss na miss ko na namin. Oh, mamaya na ang drama. After ko nga mapicturean si Jimo, si Raisin at Rain doon sa kotse, sinundo na ni mama si Kate para maglaro kasi wala naman kaming bata para laruin itong mga to. At hindi naman tumalaro ng mga aso, Diyos ko day. Pero si Kate ay sanay na nandito sa amin. Kaya ngayon ay may libangan si Kate. Kaso Diyos ko day, ako naman nahihirapan dito. Dahil kailangan ko pa siya hawakan at baka magtao. At maya-maya nga lang inagpalipat naman doon sa kotse. Diyos ko, day. Dahil minsan nga lang makapaglaro nito si Kate, talaga naman kahit mapagod ako, ipaglalaroin ko na siya. Kaya naman, enjoy na enjoy itong si Kate. Saan tit? Tit mo? Bungay ka, bungay pati kit. Wala ka na tit. Oh. Asan ang tit ni Kate? Oh, hawak ka ba? Wala na pala ng tit. Kapag nga nauwi si Katie, nagbababay talaga siya kay Sensen. Noong gabi nga naman, inaghanap kami ni nanay ng mga pictures ng bata pa kami na nakasakay kami doon sa kotse. Diyos ko, day. Isa lang nahanap namin, tapos kami lang ng isa kong pinsan. Wala yung isa kong pinsan. Tapos hindi pa ako nakatingin at umiiyak ako. Diyos ko, day. Hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Tapos si nanay, tuwan-tuwa doon sa mga picture namin dati. Yung mga memories namin na kompleto pa kami lahat. Tapos sobrang liliit pa namin. Natatawa nga kami ni nanay diyan kasi yung suit niya na jacket ay suit niya nung nagbagyo kami. Super tagal na nun at mga liliit pa kami noon. Kaya dapat every moment ay may mga pictures tayo. Kasi minsan lang mangyari sa ating buhay yun. Oo, pwede maulit pero hindi na kagaya ng mga panahon na yun. Dahil tuwan-tuwa nga si nanay ay dinala pa sa amin yung mga pictures. At pinakita kay mama at dun sa kapatid ko. At kinabukasan nga ay nagkaayayaan kami ni Mr. Garcia mag-samyu. Matatagpuan nga lang pala to sa tapat ng palengke na nag-curlan. Sa halagang 199 ay sulit na sulit talaga yung pagkain mo. Masarap yung mga meat at side dish nila. Grabe, napakadami talaga naming na-refill. Diyos ko, day. At ang ganda nga dito kasi talagang kitang-kita nyo yung sunset. Nung isang araw pa talaga ako nagkikrape dito sa Samyup. Kaya talaga pinush ko na mag-Samyup kami. Pero sa totoo lang talaga, ang gusto niya talaga yung kape. Dahil diet nga siya. Pero wala siyang magagawa kasi ako ang boss. Joke lang. Tingnan niyo naman kung gaano kaganda yung pag-picture ko dito kay Mr. Garcia. Tapos tingnan niyo naman yung picture sa akin. Diyos ko, day. Nakailang picture nga siya bago pa makuha yung gusto ko. Grabe, sulit na sulit yung Samyup na to. Diyos ko, day.